yun. Sabihin natin, after all, God is in control. Sige ho, 1, 2, 3. After all, God is in control. Amen. Ang ibig sabihin nun, kahit anumang mangyari ho, sa paligid natin, kahit tomorrow or after tomorrow, bukas makalwa, tatlong araw, after now, the truth will still remain and continue to prevail. Ang Diyos po ang say may control ho sa lahat po. Mga kapatid, i-remind ko lang ho kayo, hindi ho natutulog ang ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Pero miss na miss natin yung ibang mga kapatiran talaga natin. Wala ngayon, ano po. Anyways, Revelation chapter 4 verses 1 to 3. I'm gonna explain to us three verses. Okay, I included ho, para convenient ho, conveniently mapag-usapan natin ang salita ho ng Diyos. Ayan. Kita pa ho natin sa likod. I scribble them little smaller. Sige ho. I will lead us into reading. Just join me after. Here we go. After this, I looked and behold a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, come up here and I will show you what must take place after this. At once was in the spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne, and he who sat there had the appearance of jasper and carnelian. And around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Wow! Praise be to the living God. See, Apostle John ho, limited ang kanyang understanding sa nakita ho niya yung pangitain na pinakita ho ng Diyos sa kanya. Siya ho'y dinala ho sa langit. May iba talagang mananampalataya talaga na minsan ho. Hindi ho yan all the time or yung often or yung frequency. Minsanan lang ho, meron talagang ibang mga mananampalataya na dinadala talaga sila ng Diyos ho sa kanyang presensya sa heaven. Now si Apostle John, 2,000 years ago, had that same experience. Now to his limited understanding, he tried to explain or to describe how it looks like heaven. I mean, how heaven was looking like. Paano daw yung description niya, ano yung langit? Napag-usapan natin yan in a while as we gotta progress. But for now, let's commit muna ourselves to the Lord. We gonna pray. Invite muna natin ho, mga kapatid. Magulo ho yung chapters na ho yun. I mean, talaga ho, magulo talaga konti. Talaga, kung mabasahin mo mula chapter 1 hanggang chapter 2 hanggang chapter 3, makikita mo na talaga ang mundo ho ay punong-puno ho ng gulo. And by the way, ladies and gentlemen, ang Book of Revelation is a book that speaks about the future. Ang Revelation kasi, it is a prophetic book. Ang tawag nun sa mga Bible scholars, it is an eschatological book. May tawa pa ho ba dyan? Amen? Amen. Ito ho yung nagsasabi ho patungkol ho sa unahan, sa last days. Now by the way, ang unahan ho ay hindi some years from now. Ang last days ay hindi po some decades after now. We are now in the last days. We are now the future. Amen? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, we are now living in the last days. Sige ho. We are now living in the last days. Kaya ho, huwag na tayong magtataka ho. Bakit at ano ho yung nangyayari ho sa ating kapaligiran? Huwag na tayo hong magtataka at saka huwag na tayo hong magtatanong sapagkat ito ho'y fulfillment talaga sa nakasaad at nakasulat na at ano ho yung prinidek ho ng Diyos noon pa. Like for example, the Book of Revelation. Pero mamamangha tayo mga kapatid, despite pagpasok ko sa chapter 4, ang binasa ka na kasi natin na sa chapter 4, ang bumad ho sa Kapitulo 4 is this. I would like us to see something, ladies and gentlemen, that when Apostle John saw the vision, yung pangitain ho niya, ang nakita ho niya dun sa langit ho, ang Diyos ay nakaupo ho sa kanyang trono. Are you still there? Amen? Amen. Sabihin mo daw ninyo, God sits on the throne. God sits on the throne. Hindi ho nawawala ang Diyos. At hindi din ibang tao o anghel ang nakaupo sa trono, ang Diyos mismo. Ibig sabihin, ang sabihin noon, ang simbolo noon, ang analogy noon, kahit na po dito sa mundo nagkagulo, dami hong mga masasamang bagay, ang
nangyayari, mga masasamang tao, makikita ho sa iba't ibang sulo po ng mundo. Kahit ganun, ang tawag nun sa English, despite, kahit ganun ang nangyayari, ang Diyos pa din ang siyang nakaupo sa langit and He is still in control. Kaya nga, yun po ang ating mensahe ngayong umagang ito. After all, sabihin ito natin, after all, God is in control. Sabihin mo daw yun one more time, God is in control. Meron ng mensahe ang Diyos po sa ating ngayong umagang ito. Makinig tayo po mga kapatid. Dito isinulat ko po. Kagabi kasi sinundan ko po yung rally ng mga meeting di Avanci ho sa Manila. I won't deny what I feel. May mga kunting pangamba talaga ako para tomorrow at saka sa coming days. Siguro kung sensible kayo, sumusunod talaga kayo sa news. Kasi yun ang ginagawa ngayon ng mga Pilipino eh. Talagang parang gising na gising ho tayo. I've been around. I started to vote since 1992. Matagal-tagal na din ho. Pero makukumpara ko talaga mga kapatid. I-compare ko yung in the past sufferings, past elections kaysa ngayon. Yung mga tao talaga so much involved. Gising na gising talaga yung mga tao. Pati yung mga kabataan, alam nila na yung pinagsasabihin nila. Sino ho sa inyo dito sa ating mga community, pati yung mga bata, nag-aaway kung sila ho ay yellow, kung pula ho, kung puti, di ba? Alam na alam nila. Pinapagalitan yung kanilang mga nanay, kailangan ang iboboto mo si ganun. Now let me tell you ladies and gentlemen, ito ho yung sinabi ng Diyos sa akin. Dahil ho, may mga pangamba din ako, kasi tao lang din ako eh. Like everyone else, sabi ho ng Diyos, and this is what His word this morning to us, ladies and gentlemen, God would want to assure us that He is still in control. Amen. Bukas po mga kapatid, bukas makalawa, after the election, I want us to be assured of, anumang mangyari sa unahan, ang Diyos pa din ang siya'y may control ho sa lahat po. Amen. Hindi ho tao, mga kapatid. Kaya ho, sino man, by the way, ladies and gentlemen, bilang simbahan, kailangan maklarify ho natin lahat ng bagay. Ano po? Unang-una ho, mga kapatid, sa simbahan ho, wala tayong ini-endorse kandidato, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi kasi natin yung tradisyon na ganun. Kahit tanungin pa ho natin yung bishop ko natin, kasi may bishop po tayo sa sa ministry ko, sa End Time Harvest Ministries. However, ito yung binibilib ho natin. Bawat isa kasi sa atin, meron tayong sarili-sarili yung karapatan. Eh, ginawa tayo ng Diyos na hindi po puppet. Sabi ho ng Diyos, God created us with our will. Yung will na yun, yun ang karapatan. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, May will ikaw, kapatid. hindi ho yun pwede. Sabihin ko kayo, kailangan na si ano yung bubutuhan natin. Uy, kailangan susunod tayo kay Pastor Berlie. Kasi baka may sumpayan. Hindi ho mga kapatid. Ganito yung gagawin natin. Sino yung kandidato mo? Yun na yun. Huwag ka padala. Amen. Eh, pag mag-change yung mind mo, sarili mo yung kagustuhan, sarili mo yung choice. Hindi sapagkat may tumulak sa'yo. Amen? Amen. Pero tatanungin ninyo ako, I would like to be honest, meron talaga akong kandidato. Amen. Eh, sa akin na din yun, no? Sa'yo na din yun. Pero mga kapatid, ganito ho yung bagay na gusto kong i-asabi ho sa inyo, mga brothers and sisters, ha? Tayo ho dito sa Acts, pamilya kasi tayo. Kahit sino man ang mananalo, yung in-expect mo or else yung hindi mo in-expect, ang Diyos pa din ang siya may control. Amen? Amen. Kaya lang pagkatapos tomorrow, automated kasi tayo, no? The most siguro tatlong araw, apat or limang araw, malalaman na natin sino yung bagong presidente ng Pilipinas. Labing-anim na siguro ako, labing lima bang presidente. Kapatid, pag nananalo ganin mo yung kandidato mo, may karapatan kang masaya, ha? Pero kung hindi ganin mananalo yung kandidato mo, huwag kang magbaksa.
Sa kawag mong awayin yung kapitbahay mo. Talaga ho, may isa hong senador, dati hong sundalo, nagbabanta. Yun ang ano, yung talagang na-concern ako mga kapatid. Kasi kilala ko konti yung ano, yung kanyang background eh. Sabi niya, pag si ano daw ay mananalo, siya daw ay lulunsad. Kasi may grupo siya eh. Sila daw ay lulunsad ng ano, ng isang kudeta. Eh, sinagot yun ni itong kandidatong to kagabi. Sabi niya, hindi na ho yung mangyayari. Ako po'y na-assured mga kapatid, hindi ho sa kanyang sinabi. Kung hindi ho, rather ako'y na-assured ho sa ano yung sinabi ho ng Diyos. Mga kapatid, ganito ho yun. Kahit na magkodita, God is still in control. Amen? Amen. Nung nahulog ho si Satan, si Lucifer pala from heaven, you know the story. Ang unang kudeta ho, mga kapatid, hindi sa Pilipinas o sa Pransya nangyari. Sa langit ho, alam mo ninyo yung story? Yung pinakapaboritong anghel ng Diyos ay siyang sumuway talaga sa Panginoon. Yung pinakamaganda, pinakamakapangyarihan. Tatlo kasi yun sila eh. Si Lucifer yung pinakamaganda, pinakamakapangyarihan, at pinakamatali po sa Diyos, closer to God. Pero ang ginawa ho ni Lucifer, dahil ho sa kanyang pride. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, linunok ko na yung pride ko. yung pride ho natin ba? Talaga tong pride na to, ano? Sinubukan ho niyang soya ng Panginoon. Pero sino baga ang siyang makapag-fight against sa ating Diyos? God is God. Amen. Amen. Hallelujah. Palagpangan doon natin ang buhay ng Diyos. Kaya nga, he was kicked from heaven. Beginning then, the entire history and much human race nung ginawa ho ng Diyos ang langit at ang lupa, nagkagalo na ho. Pero let me tell you mga kapatid, kahit anumang klaseng gulo na mangyayari sa mundo, ang Pilipinas nga eh, tingnan mo yung buhay mga kapatid. Sang kadami ng mga trials, mga testings na pinagdaanan mo, mga kapatid, look at you. You still are standing. Look at you. You still are staying blessed. Bakit po? Hindi ho yung kaaway ang siyang may control ng lahat. Hindi ho tao, kahit ikaw ang may control ho ng lahat, ang Diyos ho. Kaya nga mga kapatid, it's just but worth it na tayo ho ay maglagay ho ng ating pananampalataya. Yung trust ho natin sa Panginoon ba? Because after all, God is still in control. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Panginoon. Komentaryo lang ha. Huwag kayong mahalin ni Pastor Berlie. Komentaryo lang. Sumusunod din kasi ako sa news. Eh, sumusulat din ako ho sa nagkunti hong news dito locally. Pero sa tingin ko ho, ito ho yung komentaryo ko. Yung mga kay Mar at saka kay Po na mga kapatiran ho. Huwag kayong ma-offended kay Pastor ha. Ito ho isang kunting remark lang. Sa palay ko, ang mananalo siguro talaga, based on the clamor ho ng majority, sa palagay ko lang, sa tingin ko lang, siguro nga, si Duterte. At saka, sa nakita ko din, kung susuportahan talaga, at saka nabago yung pag-iisip talaga ng lahat ng mga sumusuporta ho kay Duterte. Imagine that, 73%. That's unprecedented ho. Yun ho ang bagong survey ho. 73%. Hindi mo na yan mahihila. Siguro kung nagbago yung pag-iisip ng mga nagsusuporta ho ni Duterte, siguro din, ang lulusot din ay si Brother Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba na si Senator Alan Peter, siya ho ay full-blooded, born-again Christian? Yes. Amen? Amen. Eh, nagkukot nga yan ng Bible eh. Nagkukot at saka openly sinasabi niya yung righteousness. Yun lang ang iniisip ko. Kung hindi nga niyan mangyayari, wala tayo hong magawa. Kasi sabi nila ganito, ganyan. Di bali mga kapatid, huwag tayo mag-aaway-aaway ha? Amen? Amen? Kung ikaw ho ay po, manatili kang po. Amen? Hanggang tomorrow, unless magbago yung isip mo. Kung ikaw ho ay, ano yun, sige ho, manatili kang yellow. Amen?
Eh, sino yung mga ano dito? Blue and red at saka white. Yung ano, puwersa ni Duterte, no? Sige lang, manapili, no? Basta, ano yan sa atin na yan? Rights so natin yan. Basta hindi tayo mag-away-away. Amen? So yan na yung katabi mo. Sabi mo, bati tayo ha? Kapatid tayo ha? Amen? Ito lang ang sasabihin ko bilang pastor ko ninyo. Kaya nga, ipiprepare ho natin ang ating sarili. Kasi it can become an offense. Baka mabaguhan tayo ba yung ini-expect natin baka hindi nung mangyayari. Or else yung ini-expect ko natin mangyayari pero kumpiyansa din tayo. Hindi kasi sa tao ang sagot mga kapatid. Ito lang din ang nakikita ko at saka yung disadvantage ba na nakikita ko, extreme ho. Kahit yung mga pastor yung ginagawa ho nila, yung kanilang pronouncement ho, ang kasagutan ho ay wala sa tao, ay nasa Diyos. Okay lang yung ano, yung magpe-favor tayo ng isang kandidato, pero yung pagsasabihan na natin, siya na ang manunubos, yun ho yung, yun mga kapatid, delikado ho yun. Kasi yung bagay na yun ay provinsya ho yun, para lang ho, yung soul honor ba, yung soul glory, para lang ho sa Diyos. Amen. Pero di bale na, ang Lord ho ang may hawak ng lahat. Amen? Amen? Kaya nga ho, kung ang turnout, ang outcome nitong election na to will be good, God forbid if it will be trouble. Pero ito ho yung isang assurance na ibibigay ho ng Diyos ho sa atin ho. He will still be in control. Amen. Palakpakan doon natin ang buhay ng Diyos. Meron ng dalawang versikulo na gusto ko lang i-remind ho sa atin ngayong umagang ito. Memorize natin ito at mahal na mahal natin itong mga versikulong to. We stand for these verses at ibibigay ho ito ng Diyos ho sa atin ngayong umagang ito muli. Sabi ho ng Jeremiah 29 verse 11, pwede ho natin mabasahin ho lang tayong lahat, the counts of 3, 1, 2, 3. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Para yan sa iyo mga kapatid. Para ho yan sa iyong pamilya. Para ho yan sa sarili mong future. Kahit anumang mangyayari ho dun sa palibot ho natin mga kapatid, ito ho yung firm promise ng Diyos. And this must be the thing which we shall stand for this morning. By God's grace, sabihin doon natin, welfare. Welfare. Sabihin po doon natin, a good future and a hope. Come on. Para ho yan sa'yo, para ho yun sa ating lahat. E pa, ako nga eh, naipanganak ako, si Brother Boy at tayo pala. Eh, 1972 ka pala. Oo, 1972 ka, ano? 73. 72 ako, alas kapariha tayo, ano po. Meron pang, ano, may sino yung mga 1972, ako yung November. Nung nabutis ho ang nanay ko po, sabi ho ng, hindi pala, nung ipinanganak na ako, kasi ang martial law ho, it was September 21. It was September 21. Dito pala yung elder brother ko po. Nung pinanganak daw ako, martial law na ho, mga few months daw, mataas yung lagnat ko. Kailangan ilalabas ako ng mama ko, dadalhin ako ng mama at saka papa ko, dadalhin daw sa yung kapitbahay naming doktor, si Dr. Tingkan ba ito, ano? Sila nga nato, doktor, si Dr. Tingkan, no? And they would have to ask a pass ho sa mga PC. May mga pinsan kasi kami at saka mga kilala ho, mga PC, pero kahit na, kilala ho yung pamilya ho namin. Pagkita ho, saan kayo? Sabi ho, hindi ko naman naabutan talaga, pero 1982 nag-stop yung ano, yung martial law. Sino yung experience o naka sa Bisaya, naka-apas sa martial law? Grabe, ang gulo ng panahon na yun. Pero nalampasan na natin mga kapatid. Kasi ang Diyos ho, ang siya'y may control. Amen? Kaya nga ho, ito yung tugon ng Diyos ho sa atin. Ang kanyang salita ho, ilagay ho natin ang ating hope at saka ang ating trust ho sa kanya. Amen? Amen. Meron pang isang another verse na sinabi ho ni Jesus mismo sa Matthew 24 verse 35. Basahin doon natin, 1, 2, 3. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Sabi ho ni Jesus Cristo, mawala man ang lahat. Ang lahat ko ay mag-pass away man ho. Pero ang salita ng Diyos, ito ho ay He is standing by it.
mangyayari talaga yun. So yung purpose at saka ng plan ng Panginoon sa buhay ho natin o sa bansa ho natin, mangyayari talaga. Kaya nga, piniprepare ko ang sarili ko, ang pamilya ko, pinagpipray ko din. Tayong lahat ho, panagpipray ako sa Panginoon, sa ating lahat, when I come to the presence of God, ang sinasabi ko po sa Panginoon, Lord, kasi yung presidente namin, hindi ganun ang sinasabi ko. Yung parang positive na, Lord, pag si Duterte Bang Bakoy, hindi ako nagpipray ng ganun. Sabi ko, Lord, after the election, sino man ang mananalo, pinagpipray ko, Lord, na kahit sino man, iko-continue mo pa din pag-bless yung isa't isang buhay ho namin. Amen? Amen? Kailangan magbago yung prayer ho natin. Kung may prayer man tayo, Lord, kung si ganito man, si ano man ang mananalo or si ano man ang maging presidente, Lord, kakaanay yung buhay ho namin. Alam ba ninyo, may mga grupo talaga ng mga Christian. So, sa mga malalaking syudad, imagine ha, mag-intercession yun sila, mag-microphone. At saka dami yung mga tao, yun ang pinagpipray nila. Ay, palagpakan naman, kasi yung faith ba? Eh, hindi ako magkukomento nun. Pero, ano ba, dapat sana, i-glorify nga ang Panginoon eh, Lord! Ganito prayer. Alam po namin, ang unahan po namin, Lord, ang welfare ho namin, yung future ho namin, Panginoon, mas glorious, Lord. Totoo yun. Kasi, ang sabi ng Jeremiah. At alam din namin, Lord, ang siyang pinapadala mong servant at ang mananalo, Lord, ay si Juan at saka si Juan. At alam namin, Lord, thank you, Lord, pag mananalo sila, Lord, magkaroon ho, Lord, ng pagbabago ang Pilipinas. Ayun na. Siguro yung second prayer, meron akong little objection. Kasi ganito ho yun, kahit sino ho yung sino yung mananalo, ang pagbabago talaga ay nasa kamay ng Diyos. And let me present to us some points, ladies and gentlemen. May tao pa ho dyan? Amen. Okay, there are three things I would like to present to us this morning. Balansyado ho yung mensahe ko ngayong umagang ito. Wala ho tayong kandidato na tinataas. Please don't mistake Pastor Berlie. I'm not convincing you to vote this man or that man. And do not vote this person or that person. We qualify and we disqualify. No. We stay to what the Word of God is saying. We stay neutral. Amen? Amen. Dapat ho, tayo ho, bilang simbahan, we stay neutral. Pero paglabas ho natin, depende na yan sa'yo. Amen? Amen? Dito ho sa church, neutral talaga tayo. Amen? Amen. Pero paglabas ho natin, depende na ho yan sa inyo. Ito ho yung sinabi ho ng Diyos. Unang-una ho, basahin doon natin. 1, 2, 3. God calls His people to pray. Hindi sinabi dyan, God calls His people to campaign. Eh, dito sa simbahan, pero sa labas pwede ho. Pero yung dadala tayo, we are from the Acts of the Holy Ghost Church. We are solid. Hindi ho yun. Ang sinabi kasi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Pwede natin basahin. 1, 2, 3. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. There are seven points we can find here. Yung condition ho ng Diyos, apat. At saka yung promise ng Panginoon, tatlo. Kaya nga, 4 and 3. Okay, ano yung sinabi ng Panginoon? Unang-una, if my people, who are the people of God here, will say, praise the Lord. Praise the Lord. Eh, parang lima lang ho yun eh. Sino ho yung mga anak ho ng Diyos? Magsabi daw, one more time, lahat po, praise the Lord. Praise the Lord. Ano yung trabaho natin? Sabi ni God dito, if my people who are called by my name, ang unang-unang sinabi ho dyan, ito yung apat na kondisyon ng Diyos. Unang-una, will humble themselves. Kaya na anything ho, against or opposite to it, it can be wrong. Yung contradiction niyan. For example, tayo mga Kristiyano, nagbubugal ho tayo ba? Yung mga hangbog tayo, ay, malapit na manalo siya, no? Alam mo, kasi binubutuhan namin yan. Hindi
ganun pala kasi humble themselves. Amen. Ang humility ho, mga kapatid, hindi yun pinapakita. Yung humility ay nasa ano ho yan? Nasa sikreto ho yan eh. Sa ating sarili ho yan. Amen. Amen. Hallelujah. Ang una hong sinasabi dito ni Lord, if we will humble ourselves. One way ho, paano natin mapakita yung humility ho natin is yung kada Sabado ho. Alas 5 hanggang alas 7. Hindi man tayong lahat ho nakakasama ho sa Don't Watch ho natin. Pero yung 15, mahigit 15 kasi nagjo-join ho every Saturday ho. Dito ho sa simbahan. Karamihan ho mga kabataan. Praise God. Ginagawa ho natin, nananalangin ho tayo. When we pray kasi, we humble ourselves. Pero pag hindi tayo nananalangin, ibig sabihin nun, panpugal kita. Lord, kaya sa timi yun. Hindi yung nisisita kontigo. Pero kung magpipray tayo, sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya, kailangan kita. It's humility. Amen? Amen? The Lord says, if my people, which are called by my name, number one, will humble themselves. Number two, pray. Ito yung dapat gagawin natin. Number three, seek my face. Hahanapin talaga ho ang presensya ng Diyos. And then, ang pang-apat ho, turn from their wicked ways. Tatalikod ho sa lahat ng mga kasalanan. And then, ito ho yung promise ho ng Diyos. These are the three promises of God. Number two is, then I will hear from heaven. Tutugon ang Diyos. Pangalawa ho, God will forgive our sins. Amen? Amen. And then, ang pangatlo ho, mga kapatid, ito yung pinakamaganda. God will heal our land. Land there is more than just the soil. Land there speaks about generally about the people, our place. For example, the Filipino people, the Philippines. Sabi ho ng Diyos, I will heal your land. So ibig sabihin mga kapatid, ang kasagutan ho ay nasa mga anak ng Diyos. Itong apat na bagay, ang tanong ho mga kapatid, bago tayo ho magkakampanya, bago ho natin isasabi si ano yung kasagutan, okay lang yun. Ang tanong ho, ginawa na ba natin to personally at saka sa atin ho, sa simbahan itong apat na to? Tayo ba'y nag-humble na ng sarili ho natin? Pangalawa ho, tayo na ba'y nag-pray? Tayo na ba'y nag-seek? Tayo na ba ay nag-turn from our wicked ways? Because if we did, we can expect this three. Surely, definitely, God will hear us. He who lives in heaven, God will hear us. Number two, God will forgive our sins. And number three, God will heal our land. Palakpakan doon natin ang buhay na Diyos. Ito yung dapat natin ma-remember ho mga kapatid. Okay, I'd like us to understand. Okay, the second thing is this. God allows things for His purpose and for His glory. Okay, basahin na doon natin. 1, 2, 3. God allows things for His purpose and for His glory. Ang Diyos ay hindi siya ang author sa lahat ng bagay, of course. God is limited to only do good things. Pero paano yung evil? For example, sa book of Job, alam po natin na ang sakit ho ay hindi ho galing sa Diyos. Kasi God cannot give sickness and diseases. Amen. God is our healer. Yun na nga eh, pinako si Jesus dun sa Kalbaryo. Siya ho inilatigo at sabi ho ng Biblia sa pamamagitan ho ng kanyang mga latay sa kanyang likod. Ang lahat ho ng mga sakit ho natin, yun po ay pinapagaling ng Diyos. Ang lahat po ay magsasabi na amen. Amen. Pero magtataka ho tayo, ano ho yung nangyayari kay Job? Sa Old Testament kasi, hindi pa nila na-understand ho ang plano ng Diyos. Kasi they live in another dispensation. Pero after the cross, sabi ho ni Pablo, yung mystery ba ng Diyos is revealed to us. God has given us His Spirit that we now understand, naintindihan na natin sa pamagitan ho ng banal na Espiritu, ano yung misteryo ang plano ho ng Diyos. Kaya na ho, makikita at nababasa ho natin sa Book of Job, si Satan ho ang origin ng sakit. Now, let me tell you, ladies and gentlemen, ang kamalasan ho, anumang klaseng kamalasan, hindi ho yun galing sa Diyos.
May tao ba dyan? Amen. Ano mang klaseng kamalasan, galing mo yun kay Satan. Now, si Satan, sa Book of Job, siya ay pumunta sa Diyos. Humingi ng ano, permiso ng Panginoon. Sa Panginoon, sabi niya kay Lord, pwede ko bang saktan si Job? Sabi ng Diyos, pwede mong saktan, pero wag mong papatayin na yung kanyang buhay. Wag mong kikitilin. Kaya nga ho, si Satan had the freedom. Meron siyang limited freedom na in-inflect niya ang lahat na pag-aari ho ni Job. Lahat ho. Kaya ho, sa isang iglap, isang kisap mata ho, basahin ninyo yung sa Book of Job, yung sa chapter 1 at saka chapter 2, nawala lahat ng mga ari-arian ni Job. Gulat na gulat si Job. May malaking tanong talaga si Job. Paano yung nangyayari, Panginoon? Ako ho'y matapat sa inyo. Hindi talaga naiintindihan yun ni Job. Kaya pag may trials tayo, sinasabi natin yan, di ba? May mga question tayo, Lord, bakit yun nangyayari? Di ba anak ninyo ako? At saka obedient naman ako, Lord eh. Yung kapitbahay ko, drug lord ngayon eh. Pero okay man sila. Bakit yun, Lord? Alam po ninyo, mga kapatid, sabi ko dito, God allows things. Sabihin mo doon natin, God allows things. God allows things. For His purpose and for His glory. Hindi nga ho galing sa Diyos, pero inaalaw ho ng Panginoon yung mga bagay-bagay. Kasi ho, may plano ang Diyos ho sa lahat ng mga nangyayari. At itong mga plano niya para to sa kanyang glory, si Job ho, meron siyang 7 anak. Kahit yung 7 anak ko niya ay namatay, siya ho'y nagkasakit mula ho kanyang ulo, sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, siya ho'y nagkaroon ng gulani. I-imagine mo yan. Masakit na masakit yun, at araw at gabi ho, dahil sa kanyang infection, siya ho'y nanginginig ho. Dahil sa kanyang ano, sa kanyang fever for 10 months. Pero nakakagulat kasi hindi namatay si Job. Yun pala'y sinubukan talaga ng Panginoon si Job. Through the temptation of the devil. Kaya nga sa ating bansa. Kaya nga totoo yun, i-compare natin ang Pilipinas 1960 sa Singapore. Ang Pilipinas ho, sa, tawag nito, sa Japan 1950s. Ang tayo talaga ay mas mataas pa ho sa kanila. Pero maka-question tayo ano ho yung nangyayari. Simula ho nung martial law hanggang nagka-EDSA, ilang presidente na ho ang dumaan. Nabasa ko, naging $3.6 trillion na daw yung ano natin, yung utang ho natin. Yun ang sinabi pa lang. Hindi pa yon sa mga hindi pa nasabi. Ibig sabihin, mas malaki pa yung utang ng Pilipinas. Parang lugnok na talaga ang ating bansa. Ano ho yung nangyayari? Sigurado, ito ho yung sigurado ko mga kapatid, dalawa. Yung lahat ng mga kamalasan na dinadaanan ho natin sa Pilipinas, hindi ho yun galing sa Diyos. Amen? Amen. Eh saan na yan galing? Galing yun sa kaaway, galing yun kay Satan. Siguro din, inferring in this truth, siguro din, may purpose at saka may plano ang Panginoon bakit ito nangyayari sa Pilipinas for His glory and for His honor. Amen? Amen. May isang versikulo akong ibibigay sa inyo. May tao pa ba dyan, mga kapatid? Amen. I'm giving some heavy stuff this morning para ho mapiprepare tayo kasi mapifeel ko talaga after the election, may little change talaga mangyayari ho. Talaga ho. Sa Romans 8 verse 29, basahin nyo natin. 1, 2, 3. For those to be conformed to the image of His Son. May dalawang words so dito na foreign ho sa ating pagdinig. And I would like to explain. Ito yung for new. Nakita ho niyo yung salitang for new? Ayan ho. For those whom He foreknew. At ang pangalawa ho, He also did predestine. Tayo yan eh. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, you are foreknown. You are foreknown. Sige, tayo lang lahat. Yung
yung kamay doon natin, ipat doon natin sa shoulder ng kasama ho natin. Sabi mo, you are foreknown by God. Sabihin mo, you are predestined by God. Ano yung foreknown? Yung dalawang salita, it is a coined word kasi for, ibig sabihin, bago. Or in the past. Yung nakaraan ba? Noon pa talaga. Kaya nga, before. Yung no, ibig sabihin, alam at kilalang kilala ka na ng Diyos. Noon pa talaga. Nung ikay maliit pa, nung nasa sinapupunan ka pa, at kahit nga ho, nung hindi ka pa ipinanganak eh. May tao ba dyan? Amen. Sabi ho ng Diyos, bago ho tayo ho, nalalang sa sinapupunan ng ating mga nanay, tayo daw ay nag-exist na ho sa mind ng Diyos. Alam at kilalang kilala ka na ng Panginoon. Noon pa. Ang tawag dyan, eternity past. Wala kasing katapusan ng Diyos, ano po? Yung past po ng Diyos, walang katapusan. Ang tawag niyan, eternity past. Ang Diyos din ay walang katapusan sa future. Yung eternity in the future. Eternity future. So yung sa past po natin, bago po si mama, si papa decided, okay, let's marry, and then nabuntis, at saka ipinanganak. Before po yun nangyayari. Before ho, nilalang ng Diyos ang sanlibutan, ang universo, nung wala pa nag-exist, not a single speck of any terrestrial object in the heavens, nasa mind ka na ng Diyos. Amen? Para hindi natin yan ang iintindihan. Well, I would like to explain, ha? Okay, just for the sake of a little argument. This side of eternity. Kasi limited yung understanding natin. Now, I would like to ask you, kailan ba nagsisimula ang isang bahay? Ano ba yung Tagalog? Tama ba yung Tagalog ko? When a house starts to exist, yung mga engineer ho natin, no? May architect ho tayo, kailan ho nagsimula ho nag-exist ang building? Sabi nila, hindi ho yung karpintero nagkuha ng pako at saka pinamuho yung karpintero, yung ginanong yung ground, saka nilagay ho yung unang poste. Sabi nila, nag-exist daw ang building ho nung ang arkitekto at saka engineer, kanila hong drenowing at saka plinano ho ang bahay. Kaya nga yung blueprint na yon, hindi pa nagawa yung bahay, yun ang simula ng building. So, in analogy, sa makatuwid, ganun din tayo. Bago tayo pinanganak dito sa mundo, ang simula ho natin, we started from the mind of God. Ang tawag ho nun, for you. Pag nagbasa kayo ho ng libro, mababasa to ninyo, isa tong magandang description ho. Di ba? Sabi ho, when we talk about God, when it's about God, when it's about the nature of God, God already knows what's the end before He starts. Totoo yun, amen? Amen. Alam na ng Diyos ano yung nasa unahan at katapusan bago nagsimula ang lahat. Di ba? Pag nagbabasa tayo ng libro, parang alam na natin, oh, pag, kasi binabasa ho natin yung sa last, yun din ang Panginoon. Patungkol sa Pilipinas, the Lord already for you what He planned, what He purposed for the Philippines. Amen? Amen. He foreknow. Ang pangalawa ho, predestined. Naniniwala tayo sa tadhana kasi yun ang sinasabi ng Bible. Amen? Amen. Lagay mo daw yung kamay mo sa puso mo, sabi mo, naniniwala ako sa tadhana. Destiny. Ha? Destiny. May tadhana tayo eh. Ang tadhana natin wala sa palad. By the way, sino pang pupunta dito sa ano? Pupunta ako pagpapabasa ako sa aking Raya, Manday, Lekunil Raya. Dumayase. Kay ano na, witchcraft na ha? Amen? Eliatun puturo, Eliatun vida, buen vida, namano del Señor. Hindi na, akil kwan mga reyes di na palma di ato na. Amen? Amen. Otherwise, yung tadhana, ang tadhana sinabi ng Panginoon sa atin, yung sa Jeremiah 29:11, yung binasa natin kanina. Sabi yung dito ng Panginoon, predestined. Ang tadhana natin bago tayo pinanganak ay nakaukit na ho. Isa ho mong paborito kong versikulo ho. Yung sa Isaiah
Chapter 49 ba ho yun, nang sinabi ni Lord, tinanong ho niya ang tao, sabi niya, ang Israel, how can I forget you? Makakalimutan ba kita, Israel? Tayo ba? Spiritual Israel kasi tayo. Sabi ni Lord, how can I forget you? For I have inscribed your name in the palm of my hands. Paano kita makakalimutan, sabi ng Diyos? Eh, naukit ko na yung pangalan mo sa aking mga palad. Imagine that, amen? Sino yung mga boyfriend, may girlfriend dito, no? Wala. Sinusulat yung mga pangalan sa kapalma, no? May iba talaga, yung pinatato talaga ho sa ano, ang sinusulat yung pangalan, si John. Diba? Sino yung ano? Si Matthew. Or else yung babae, sino ba? Si Karen. Diba? O yun, yung hindi, kasi bawal magpatato, ano po? Nilalagay ho dun sa mangga, kahoy ng mangga, nilalagay ho ng heart, gano'n, no? Tsaka may cupid pa na ano, yung tao nito, yung may arrow. Tapos sinati yung heart, yung kaliwa, ang pangalan, no? Si Sherwin. Sa kabila, ano yung pangalan na, si? Ayun, no? Ganun, emotional pala ang Panginoon, hindi ho sa kahoy ng mangga. Sabi ho ng Panginoon, sa kanya hong palad, inukit ng Diyos ang ating mga pangalan. Yung pangalan ho natin, alam niyo ba ho, pag i-apply ho natin yan, kahit nga po ang ating bansa, pangalan ho ng ating bansa ho, ay nakaukit na ho sa palad ng kamay ng Diyos. Amen? Ito ho yung sinabi ko sana kanina, and this is the point. Okay. Basahin na doon natin, ladies and gentlemen. 1, 2, 3. Our Father is a craft master. He cannot commit any error or wrong. Ang punto ko talaga ngayong umagang ito, ilagay ho natin ang ating pag-asa ba sa Diyos. Amen. Hindi ho sa tao. Alala na tuloy. Yung sa, ano, yung galit na galit yung mga Pilipino kay Erap. Sigaw ng sigaw na ganito, ganyan, tsaka kailangan ipalitan. So, masaya, tsaka lahat ho ng hope, nilagay talaga kay, ano, kay Gloria. Pero 2 years later, lahat ay naglaho. Tsaka, nung palapit na ho ang 2010, talagang tinutulig sa at sabi na si, ano pala, nagkamali pala tayo. Kasi ang sagot pala ay hindi ho si GMA. Now, I will reserve my comment later, personal na lang dito in this election kasi may preference din ako. Pero ang nililid ko sa atin mga kapatid, yung hope natin, yung trust natin, wala ho sa ating mga kandidato. Ang hope at saka trust natin ay nasa ating Diyos. Amen? Amen. Kasi ang ating Panginoon, no, ang ating Father, He is a master. Ano yun? He is a craft master. Yung ano ba? Yung magaling ang Diyos. Pag gumagawa ang Panginoon, hindi ho nagkakamali ang Diyos. Amen? Amen. May mga ano ba talaga, yung mga karpintero na, marami kasing karpintero, ano? Pero may mga ilang talagang karpintero na, kung ipapagawa ko itong ano ko, yung techo, papagawa ko yung hagdanan ko, si ano talaga yung kukunin kasi magaling yun. Sa Bisaya, may tawag doon, hindi ho bukot-bukot. Yung pag, si taasay le trabaho, hindi tansuha-suha. Si El Señor, no? Si taasay le trabaho, hindi le tansuha-suha. Amen? Amen. Taso doon natin ating kamay, pinito natin ating mata, sabihin doon natin, Lord, my trust is in you. Lord, yung pag-asa ho namin ay nasa iyo. Palakpakan doon natin ang buhay natin. I would like to close my message this morning, friends, ladies and gentlemen. Ito yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Dito. Our country is already ripe for a new move of God. Yung bansang Pilipinas ba, hinug na talaga sa bagong move ng ating Panginoon. Amen. Siguro, ang Panginoon ay pwede yung maggamit ng mga bagong personalidad. Baka nga, yung presidente, sino mang ano, ma-elected na yung president o yung vice presidente. Pero, ang preparation kasi ho, wala ho sa mga politicians. Ang preparation ho ay yung sinabi ho kanina sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, yung apat na bagay. Sabihin na doon natin, basahin na doon natin itong
linyang to. Lahat to tayo ho sa at the counts of three ho. Tayo lahat. 1, 2, 3. Our country is ripe for a new move of God. Yung bansa ho natin, hinog na talaga sa bagong paggawa ho, pagbisita ng Diyos ang Pilipinas ho. Pwede hong gamitin ng Diyos ho, yung bagong presidente, bagong vice presidente, tsaka yung bagong mga 12 senador na ma-added ho sa already 12, kasi 24 ho yung mga senator ho natin. Dito pala sa Buaga, ano po, yung mayor, vice mayor. Pero ho, mga kapatid, ang key ho, ang susi ho sa pagbabago ho, wala sa kanila. Yung sabi ho ng Chronicles 2 Chronicles chapter 7 verse 12, if my people, sabi ho ng Panginoon, yung mga anak ko, paggagawin daw natin itong apat na to. I would like to say it one more time. The Bible said, if my people which are called by my name will humble themselves. Will humble themselves and pray. Pangatlo ho, and seek my face. And turn from their wicked ways. Ito yung apat. At ang condition ho yun ng Diyos, at ang promise ng Diyos, then, number one, I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Bakit ko masabi ito ganito, mga kapatid? Sapagkat there are now thousands of Christians all over the country and even overseas, mga Pilipino ho, ito yung ginagawa. Tayo nga, mga kapatid eh. Eh ngayong umaga, gagawin natin yan whole congregation, no? Mananalangin ho tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ito yung ginagawa natin. Nag-humble tayo sa ating sarili. Nag-pray ho tayo, nagsisiko tayo sa face ng Panginoon. And we are turning from our wicked ways. And because of that, ladies and gentlemen, we can expect better things, newer things, or maybe, probably, change to happen in our country. Amen? Amen. That will be next week already. Amen? Amen. Kaya encourage ko tayong lahat, huwag tayo mag-default, ha? Sino yung 18 years old and above? Or yung nakapag-register na? Tomorrow, lumabas tayo at bumoto tayo, mga kapatid. Amen? Kung may magbigay sa inyo 200, huwag tanggapin. Kasi ano ho yun? It is illegal kasi vote buying ho yun. Alam ba ninyo sa ano yan, sa bylaw, special law ho yan, sa ano, yung sa ano, sa COMELEC ho, yung sa law natin sa pagboboto, sino ho yung tumatanggap ng ano, ng sulo? It is, actually, pwede ho siyang malagay ho sa preso. Pero hindi lang talaga yan siniseryoso ng ano, kasi hindi lahat ho yung, kaya nga, huwag po tanggapin. Kasi, ano yung gagawin mo sa 200? Ano yung gagawin mo sa 2,000? Kaya mo yan eh. Bibenta ka lang, kahit nagbibenta ka lang ng ibon, kaya ibigay ng Panginoon. Amen! Amen. Doon, nagbibenta lang ako ng Diyos. Kaya yan ibigay ng Panginoon. I tell you, masarap talaga kainin yung pera ho, galing ho sa, ano, sa pawis. Sa pawis mo yung sa honesty. Amen! Amen! Usuro bang norovirus karunikso? Amen! Tingaling, katubang gihatag ba ito ni Ubutohe? O sige, I will vote you. Binigyan ka ng 3,000. Pero pag-uwi mo sa bahay, anong nagsakit din akong pianoy? At to hospital, butangan mo ka ng tawag din, ka ng dextrose. You are given 3,000. Maagawa sa hospital, bayad ko lang bill, 15,000. Kansin pa ng 12,000, amen? Ito yung gagawin natin, amen? Mag-pray talaga tayo, amen? Amen. Para pangano natin ang Diyos. Tayo ho kayo, mga kapatid. Sige ho, tayo ho.